pamilya dyan sa Japan na si Raquel Nishiu, partner. Ohayo gozaimasu. Masugi daw natin siyang viewer at balita pa. Medyo confused lang nga daw sa hindi niya malaman kung anong negosyo ang kanyang papasukan. Well, baka naman makatulong itong susunod na kwento natin tungkol sa isang OFW na nagtayo ng isang negosyong chinelas. Uy! Sabi nga ni Swaki Biskapon, swak na negosyo yan. At sa tulong ng kanyang misis, alam mo ba partner, hindi na niya kinailangan pang mag-abroad. Sila ang mag-asawang Baby at Ferdie Coligado ng Liliw, Laguna. Nurse si Baby, dating seaman naman si Ferdie. Parehong okay na rin sana ang trabaho nila. Parang hindi kami nakakaipon. Ang tagal niya nagbabarko, hindi kami nakakaipon. So sabi ko, try kong tulungan naman siya. 6 na taong naging nurse sa provincial hospital si Baby. Samantalang naka-6 na akyat naman sa barko si Ferdie. Nagtrabaho ko sa hospital 6 years. Karera sign ko lang ng February. Eto, nag-business ako. Sa una, wala kaming ibang choice kundi yung kung ano yung in dito sa Liliw. Yun nga, slippers, shoes. Doon lang kami nag-focus. Sa puhunang 50 mil, nakapag-umpisa ang mag-asawa sa negosyong chinelas at sandalyas. Nag-start lang kami na pamimili ng makina, mga gasgasan, tsaka mga hulmahan na sapatos. Yan lang, mag-start lang kami ng mga samples. 12 pairs na puro sample. Na-orderan kami dun sa 12 pairs na iba-ibang design. Hindi naman nabigo ang couple sa kanilang business. Kaya hindi na sila nang hinayang nang iwanan ang kanilang mga sweldo. Kahit 13,000 pesos pa ang take-home pay ni Baby. At 1,300 US dollars o halos 60,000 pesos naman kada buwan ang sahod ni Ferdie. Nung nag-business kami, yung 13,000, pwede mo palang kitain niya sa isang araw. Mahirap naman ang buhay sa barko eh. Akala lang nila, masarap dahil dalaras yung sweldo. Pero, napakahirap magtrabaho nang hindi mo nakikita yung pamilya mo. Eh dito, ikaw na ang amo, hawak mo yung oras mo, kasama mo yung pamilya mo. Guts at pagtutulungan ng mag-asawa ang naging susi ng mga Coligado para sa isang swak na kabuhayan. Sa mga nurse na walang balak mag-abroad, pwede naman silang mag-business ng kung ano yung bagay sa kanila at in sa lugar nila. Hindi mo na kailangan mag-abroad dahil dito lang sa Pilipinas may pera na. At doon sa mga kabaro kong seaman, sana mag-isip sila ng ibang paraan dahil ang pagiging seaman, pansamantala lang. Kailangan mag-isip na rin sila na kung paano pumita na kasama ang pamilya. At sana alagaan nila ang pera. Huwag silang papaalipin sa pera. Kailangan alipin nila ang pera.